At for today's video nga mga lolz, ito na nga po pala yung full video guide step by step natin na tutorial ng diamond design na may scallop design. Tara! Dito nga mga lolz, isinukat ko na yung aking table. Mag-uumpisa nga lang pala akong magawa ng dalawang pleats dito sa gitna mismo ng ating table. Ang table po pala natin ginamit dito is nasa 60 inches or yung 4-seaters na lamesa. Maggawa nga lang pala tayo ng pleats mga lods. Ang pleats natin ginawa dito is 4 inches mga idol. Yan. Para masukat nyo po yung haba nyan, pagpatungin nyo lang po. Tapos, ipipin ulit natin yan. Gagawa lang tayo ng 4 na set papunta sa kanan mga idol. Yan. Ito na po yung unang set natin. Bali, dito sa right, gagawa lang tayo ng 3 pang magkakapartner na pleats. Tapos dito na sa left, gagawa rin tayo ng 3 part. Bali, 7 pairs po bali yung gagawin natin. Yan. Dito nga, i-fold nyo lang pa right yung unang pleats para makuha nyo naman yung haba at tapos ibabalik nyo lang. Ganun lang yung gagawin natin mga lods. Yan, 3 pair lang dito sa kanan at 3 pair lang din dun sa kabila. After natin matapos yung 7 pleats na magkakapartner mga lods yan, eto na siya. Pagpa-partner-partner lang natin, ipipin lang natin yan para makabuo na tayo ng diamond design pababa. Ang size nga pala ng, or ang space pababa ng pleats pag ipinin natin, at least 4 inches din pababa mga lods. Eto nga mga lods yan, 4 inches yung babang yan, yung hawak ko mismo. Tapos lalagyan lang natin siya ng pin. Lahat ng pleats pagpa-partner-partner rin, tapos bubuin natin yung diamond design pababa. At after nyo mapag-partner-partner mga lods yan, dito naman ipipin na natin siya. Ipagko-connect-connect lang natin yan mga lods pababa hanggang mabuo natin yung diamond design. At after natin matapos yung ating diamond design mga lods yan, makikita nyo tapos na natin. Etong pinaka-ibabaw na yan, depende sa inyo mga lods, pwede nyo yung pag-partnerin kung gusto nyo. Or ang sa akin na lang para hindi rin mahirap at madali lang gawin, ipopold ko lang yan papasok. Yan. Ipapasok lang natin yung pinaka-nakalabas para magkaroon ng simpleng design lang yung ating diamond design mga lods. At bali, ito na yung magiging itsura niya mga lods yan. Sobrang simpleng design lang. Dito naman sa kaliwa mga lods, ito ngayon pansamantala ko lang ipinin. Ito, mag-i-space lang tayo ng 4 inches, tapos gagawa rin tayo ng pleats. Gumawa nga pala ako ng pleats dito na 4 na magkakapareha. 4 inches din yung size dito mga lods. At after natin matapos mga lods yan, ito namang sobrang tela, ipipin lang natin dito sa bandang kaliwa mga idol yan.
At dito nga ipopold lang din natin paloob yung mga pleats para magkaroon na ng simpleng design lang din. Parang kapartner lang din siya ng diamond design, ipopold lang din natin paloob yung mga pleats. Tapos yung pinakanaunang pleats sa bandang kaliwa mga idol, yan ay hahatakin natin papunta rito sa kaliwa ng table natin para magkaroon ng scallop design. Tapos ipipin lang ulit natin yan yung kanto at pinakadulo para hindi siya matanggal at magkaroon na ng design. At after nyan, yan, nakikita nyo, inaayos ko pa yung pinaka-scallop design natin. Tapos, ganun din yung gagawin natin sa kabilang table para maging partner na siya yan. Magiging diamond design na siya with scallop. Gagawa lang din tayo ng apat na pleats, tapos ipopol lang natin paloob, tapos hahatakin lang ulit natin pa kanan para magkaroon ulit ng scallop design. Pagkatapos natin yan, eto na nga siya mga lods, eto na yung ating diamond design with scallop design. Yung scallop design natin makikita nyo, apat na pleats lang yan mga lods. Depende sa inyo kung gusto nyong gawing lima. Pwede rin, magiging lima lang yung layer nyan bali mga lods. Ang table pala natin dito, kagaya sabi ko kanina, is pang 4-seaters lang yan, ibabaligtad ko para makita nyo ang ikura talaga. At ang tela natin ginamit dito is nasa 7 yards lang po, sobra na. Pero kung 2 meters po yung table nyo, at least nasa 9 to 10 yards mga lods, sobra na rin po yun. Bali, hanggang dito na nga lang mga lods yun. Ito na po yung ating diamond design with scallop design. Sana'y nakuha nyo. Kung hindi naman, comment down below na lang po kung may concern. At huwag nyo naman po kalimutang i-share na rin yung ating video para sa mga taong gusto rin matuto ng table skirting. Follow po more and salamat po sa panonood.